sa DWIZ 882, inihahatid namin sa inyo ang IZ Balita Nationwide. Ang mga pinakamalalaki, pinakamainit, bago at komprehensibong balita. Kasama ang buong puwersa ng DWIZ Patrol. IZ Balita Nationwide. Visayas at Mindanao, ngayon po ay December 23, 2022, araw ng Biyernes. Narito ng headlines para sa IZ Balita Nationwide panghapong edisyon. Kaso ng Omicron subvariant na BA.7 sa Pilipinas, nadagdagan pa. Araw ang kaso ng COVID-19, posibleng lumagpas sa 4,000 sa Enero. Pasaherong dumagsas sa mga pantalan ngayong araw, pumalo na sa mahigit 20,000. 19 na insidente ng sunog na may kinalaman sa paputok na itala ng BFP bago ang pagsalubong ng bagong taon. Pagbisita sa ibang bansa ni PBBM, nakalikom ng higit $23 billion investment. Nagdagbawa sa produktong petrolyo abay posible sa susunod na linggo. Para sa balita sa ibayong dagat, produksyon ng medical supplies sa China, kontrolado na ng mga otoridad dahil sa COVID-19 surge. Balita pang palakasan, laban ng Philippine Ascots kontra Brunei, kasado na mamayang gabi. Para sa usaping pangkalusugan, pagkain ng isda, makakatulong nga ba kontra stroke at heart attack? Sa ating showbiz, Janine Birdie na-feature sa New York Times Square Billboard. At sa trending na balita, exchange gift na in-order online, hindi umabot sa Christmas party. IZ Balita Nationwide! Hapon Pilipinas, sa pangalan po ni John Ibanez at David De Oro, kami ang inyong magiging tagapagbalita. Ako po si Aryam Sancho. At ako naman si Abby Malanday. At samantala, sabay niyo po kaming napapakinggan sa DWIZ Dagupan, DWIZ Palawan, 106.7 Home Radio Cebu, 98.7 Home Radio Davao, 89.5 Home Radio Iloilo, 93.5 Home Radio Cagayan de Oro, 98.3 Home Radio Jensan, 95.1 Home Radio Naga at 92.3 Home Radio Legazpi. Papakinggan sa RPND-CBS Baguio, DXKT Davao, DZKI Iriga, RPND-XXX Zamboanga at DXKS Surigao. Balita, 4 na kaso ng Omicron subvariant na BF.7 ang naitala sa bansa. Gayunpaman, sinabi ng Department of Health na ang BF.7 ay kasalukuyang iniulat sa ilalim ng Omicron subvariant na BA.5. Anila, walang halos pinagkaiba ang nasabing subvariant sa original na Omicron variant pagdating sa clinical manifestations nito. Muli namang iginiit ng DOH na ang kalagahan ng pagsuot ng face mask, pagsunod sa social distancing at pagbabakuna. Sa online na balita, posibleng pumalo sa 4,114 ang may tatalang arawang kaso ng COVID-19 sa bansa pagsapit ng Enero 15. Ito ang sinabi ng Department of Health o DOH kasabay ng inaasahang pagtaas ng mobility ng tao ngayong holiday season. Pagbibigay diin ng DOH, nagplato na ang COVID-19 cases sa 973 na average na bilang mula Desyembre 16 hanggang 22. Ito ay 5% mababa kumpara sa nakalipas na linggo. Samantala, inaasahan din ng DOH na ang malubha at critical na admission ay aabot sa 2,252 sa kalagitnaan ng Enero. Samantala, kaugnay pa rin ang balitang yan, ikinababahala ng World Health Organization o WHO ang tumataas sa bilang ng severe coronavirus cases sa China matapos ang ipinatupad nitong zero COVID policy. Ayon kay WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus, kinakailangan ng UN Health Agency ang mas maraming impormasyon kaugnay sa COVID-19 severity
Sa China, particular ng hospital at intensive care unit, admissions upang makapagsagawa ng risk assessment. Sinabi pa ni Ghebreyesus na bagamat bumaba ng higit 90% ng COVID-19 deaths, hindi pa rin tiyak kung tapos na ang pandemya. Una nito, ibinabala ng ilang eksperto na ang pagkalat ng COVID sa China ay posibleng magdulot ng pagsulpot ng mga bagong variant. Binigyan din naman ni WHO Emergency Chief Dr. Michael Ryan na ang pagbabakuna pa rin ang pinakamainam na exit strategy to, mula sa Omicron. IZ Balita Nationwide. Pinag-iingat pa rin ng Baguio City Government ang mga turista sa banta ng COVID-19 kahit nasa low-risk category na ang syudad. Ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, nariyan pa rin ang presensya ng virus kaya't dapat panatilihin ang pagsunod sa minimum public health protocols. Sa datos ng City Tourism Office, aabot sa 25,000 hanggang 40,000 na turista ang nagtutungo sa City of Pines. Kaugnay nito, sinabi ng alkalde na asahan na ang dagsa ng mga turista, partikular sa mga mall at pamilihan, gayon din ang mabigat na daloy ng trapiko sa naturang lugar. Mga pasaherong dumagsa sa mga pantalan ngayong araw sa buong bansa. Batay sa datos ng Philippine Coast Guard o PCG, hanggang kaninang alas 6 ng umaga, umabot na sa 21,955 outbound passengers at 17,797 inbound passengers ang naitala ngayong araw. Umabot naman sa 2,001 frontline personnel ang na-deploy ng PCG sa 15 PCG district na nakapag-inspeksyon ng 207 sasakyang pandagat at 69 na motor bangkas. Noong pang December 15 hanggang January 7, itinaas ng PCG ang heightened alert sa bansa upang matugunan ang dagsa ng mga pasahero ngayong holiday season. Balita, madadagdagan pa ng 10-15% ang volume ng mga motoristang dadagsa sa Manila Cavite Expressway o Cavitex ngayong holiday season. Sinabi sa DWIZ ni Cavitex Traffic OIC Reynaldo Lariosa na magtatalaga sila ng karagdagang personnel upang umagapay sa mga motorista. Binagyang diin naman ni Lariosa na librean niya ang towing services sa Class 1 vehicles simula kaninang alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng umaga ng December 26, gayon din sa January 1 mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng umaga ng January 6. Magdadagdag din po kami ng mga on-ground personnel, okay, gaya ng sa RFID para mag-assist, ambulance tailor sa cash lanes, at naka-standard din ng 24/7 ng aming medical services. Importante. Ganun din, yes po. Ganun din po sir ang aming mga roadway security. Naka-alerto din po ito at ang ating mga patrol officers. Samantala, inanyayahan ni Lariosa ang mga motorista na lumahok sa kanilang inilunsad na holiday promo. Ang maaari pong manalo ng Brandio MGZS ang aming motorista. Kailangan lang po nilang i-download ang impeded driver app at mag-reload ng RFID nila dito para makaipon ng points at magiging raffle entry. Ang mapapanalunan naman po dito ay 2 MGZS at saka 10,100,000 each. Yan ang tinig ni Cavitex Traffic OIC Reynaldo Lariosa sa panayam ng DWIZ. Dumagsa naman sa mga paliparan, pantalan at bus terminal ang mga uuwi sa probinsya at magbabagasyon 2 araw bago ang Pasko. Sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PTEX, madaling araw pa lamang ay mahaba na ang pila ng mga pasahero. Kaugnay nito, naghanda na rin ang North Luzon Expressway o NLEX na sa inaasang mahabang pila sa toll, kung saan bago mag alas 4 ng umaga ay nagtalaga sila ng cash lane sa Balintawak Toll Plaza. Mabilis at maayos naman ang daloy ng mga sasakyan sa Radio Frequency Identification o RFID lanes. Sinabi rin ang pamunuan ng South Luzon Expressway o XLEX na inaasahan nilang mula alas 8 ng umaga kanina ay bibigat na ang daloy ng trapiko. Samantala, inabisuhan naman ng Interagency Council for Traffic o IAC ang mga babiyahe na maagang mag-book sa mga ticketing booths ng terminal at huwag nang kilikin ang mga call room ng mga sasakyan.
maligaw ang number coding scheme sa Metro Manila sa December 26, 30 at January 2. Ito ang inihiyag ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA matapos ideklara ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang December 26 at January 2 bilang special non-working days at December 30 bilang Rizal Day. Sa ngayon, payo ng MMDA sa publiko na planuhin ang biyahe sumunod sa batas trapiko at mag-ingat sa pagmamaneho bago magtungo sa ibang lugar upang magdiwang ng Pasko at bagong taon. IZ Balita Nationwide. Pamahalang lungsod ng Maynila ng December 23 at 29 bilang half day sa pasok ng mga empleyado sa gobyerno upang bigyan daan ang paggunita ng Kapaskuhan at bagong taon. Sa executive order na inilabas si Manila Mayor Hani Lacuna, suspendido ang pasok sa trabaho mula kaninang alauna ng hapon. Ito'y anyay para magkaroon ng oras at oportunidad ng kanilang manggagawa na makapaghanda ngayong holiday season. Samantala, hindi sakop nito ang mga tauhan o opisina na nasa ilalim ng Peace and Order, Public Services, Traffic Enforcement, Disaster and Risk Reduction Management at Health and Sanitation. At sa iba pang mga balita, aabot na sa 19 na insidente ng sunog na may kinalaman sa paputok at fireworks ang na-monitor ng Bureau of Fire Protection o BFP bago ang pagsalubong ng bagong taon. Ayon kay Superintendent Annalie Atienza, tagapagsalita ng VFP, umaasa siyang hindi na madaragdagan ang bilang. Tiniyak naman ni Atienza na handang tumugon ang lahat ng personnel ng VFP upang makatugon sa insidente ng sunog. Matatanda ang bago ito, hinimok ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang publiko noong Webes na bumuo ng common na lugar upang pagdarausan ng fireworks display para salubungin ang bagong taon. Pinaalalahanan din ito ang publiko o ang mga Pilipino tungkol sa panganib at masamang epekto sa kalusugan ng paggamit ng paputok, partikular na ang resulta ng walang ingat at walang habas na paggamit nito. Meralco sa publiko laban sa paggamit ng paputok at party props tulad ng balloons at confetti malapit sa linya ng mga kuryente. Ang kay Meralco Vice President at Head of Corporate Communications Joe Saldariaga, posibleng maging sanhi ng power interruptions at aksidente ang pagpapaputok malapit sa power lines. Ibinahagi naman ng Meralco ang mga sumusunod na ilang electrical safety measures na dapat gawin ngayong holiday season. Ang una, gumamit ng Christmas lights na may quality control markings na maaaring gamitin sa loob at labas ng bahay. Huwag din kalilimutang tanggalin sa saksakan. Pangalawa, inspeksyonin ang mga linya o wire na pinagdadaluyan ng kuryente para sa posibleng pinsala. Pangatlo, iwasan ng octopus connections para maiwasan ang sunog o iba pang aksidente. At panlima, laging magdala ng balde ng tubig o fire extinguisher sa labas kapag magpapaputok. Samantala, tiniyak din ng Meralco na patuloy ang serbisyo nito ngayong holiday season. IZ Balita Nationwide. Samantala, bumulusok pa sa 14.42% ang naitalang insidente ng krimen sa bansa ngayong Disyembre. Ayon kay General Rodolfo Azurin Jr., hepe ng Philippine National Police o PNP, katumbas ng tala ng 9,108 krimen iulat mula Disyembre o December 1 hanggang 20 ngayong taon. Mas mababa ito kumpara sa 10,643 na krimen na naitala naman sa kaparehong panahon noong 2021. Ang tatlong nangungunang pinakalaganap na krimen ngayong taon ay ang pagnanakaw, panggagahasa at physical injury. Habang ang walong focus crimes ay ang murder, homicide, physical injury, robbery, theft, vehicle theft, motorcycle theft at rape na bumaba rin sa 694 cases ngayong 2022 mula sa 2,330 noong 2021. Iniugnay naman ni Azurin ang pagbaba ng mga krimen sa maximum deployment ng mga pulis sa buong bansa sa panahon ng Kapaskuhan. Magbabalik po ang IZ Balita Nationwide pang hapong edisyon. IZ Balita Nationwide. IZ
Balita Nationwide pang hapong edisyon. Muli sa pangalan pa rin po ni Sir John Ibanez at David De Oro, kami pa rin po inyong magiging tagapagbalita. Ako po si Aryam Sancho. At ako naman si Abby Malanday. At samantala sa iba pang detalye ng ating mga balita, inihayag ng Malacanang na aabot sa 23.6 na bilyong pisong investment ang nabuo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pagbisita nito sa ibang bansa. Bating ito sa accomplishment report ng Department of Trade and Industry o DTI kung saan nakasaad ang state visit ni PBBM sa Indonesia at Singapore, working visit sa Estados Unidos, at gayon din ang paglahok sa ASEAN Summit sa Cambodia at APEC sa Thailand na nagdala ng bilyong-bilyong pisong pamumuhunan. Maliban sa mga nasabing aktibidad, nagkaroon din ng pulong si Pangulong Marcos sa ilang business communities upang mahikayat ang mga itong mamuhunan sa Pilipinas. Matatandang una rito sinabi ng punong ehekutibo na ilang letters of intent at memorandum of understanding ang nilagdaan kasama ni Indonesia na Singaporean investors para sa mahigit 800 bilyong pisong halaga ng investment. Samantala, positibong Sugar Producers Group na United Sugar Producers Federation o UNIFED na hindi matutuloy ang rekomendasyon ng Department of Agriculture na mag-angkat muli ng asukal. Partikular ang Memorandum Order Circular o Circular Number 77 na nilagdaan ni Agriculture Senior Undersecretary Domingo Panganiban na layong irekomenda sa Minimum Access Volume Advisory Council ang agarang magpag-aangkat ng 64,050 metric tons ng refined sugar. Sa panayam ng DWIC kay UNIFED President Manuel Lamata, sinabi nito na natuwa siya sa pahayag ni Agriculture Deputy Spokesperson Rex Esto Perez kung saan inamin nito na hindi pa pinalang memorandum. Dahil dito may pagkakataon sila na makausap si Pangulong Marcos Jr. upang huwag aprobahan ang rekomendasyon sa pamamagitan ng pagpapaabot ng sulat. Ay, di mabuti na nga kung ganun. That's why I am really confident po na pag nalaman ni Presidente yung real facts, hindi naman natin ma-deny no, na may mga focus-focus din dyan sa ilalim ng GIA which the President is trying to clean up. Baka ibang mga informasyon ang marating sa kanya. So we should give him time. Ako, I'm confident the President is pro-farmer, is pro-industry, pro-local. So give him time. Give him a week to analyze the real score. We are sending him factual and actual data which he will be receiving very soon. Yan ang Fed President Manuel Lamata sa panayam ng DWIZ. Tiniyak naman ng Department of Energy o DOE na walang power interruption sa February 2023. Ito dahil sa isa sa ilalim sa maintenance shutdown ang Malampayan Natural Gas Facility sa February 4 hanggang 18. Ay kay Energy Secretary Rafael Olotilla, nakipag-ugnayan sila hindi lamang sa ahensya kundi sa lahat ng stakeholders para sa nasabing regular maintenance activity. Kabilang ang Meralco at iba pang distribution utilities at retail electricity suppliers. Ito, partner, abiso para sa mga motorista. Posibleng magpatupad ang mga kumpanya ng langis sa susunod na linggo ng dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo. Batay sa pagtataya, posibleng magkaroon ng rollback sa presyo ng diesel sa 30 hanggang 50 centavos kada litro. Habang inaasahan namang tataas ang presyo ng gasolina sa 10 hanggang 30 centavos kada litro. Una rito sinabi ni Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad na magiging mahigpit ang galaw ng presyo ng produktong langis sa bansa sa susunod na linggo. Matatanda ang noong nakaraang Martes, unang nagpatupad ng oil price hike sa gasolina, diesel at kerosene. Po na alas 4.22 ang hapon, lumabas muna tayo ng himpilan. Hinihinalang teroristang Espanyol, pinatawan ng 14 pagkakabilanggo ng korte. Ang detalye ng balitang yan, ihati ni Patrol 3 Bert Mozo. Pinatawan ng korte sa Basilan na makulong ang isang Spanish national na hinihinalang terorista
na nasakuti sa isang checkpoint sa lalawigan noong taong 2018 sa tatlong magkahiwalay na kautusan na patunayang guilty beyond reasonable doubt ng Basilan Regional Trial Court Branch 1 si Abdil Hakim Labidi Adib sa kasong possession of loaded small arms. Pinatawan si Adib ng parusang pagkakabilanggo na 8 taon at 1 araw hanggang 14 taon, 8 buwan at 1 araw. Sa record naman ng kaso na naaresto ang dayuhang Espanyol sa isang checkpoint, sa bisa na rin ng warrantless arrest batay sa intelligence report na natanggap ng Philippine Army na may 2 kahinahinalang tao na dadaan sa barangay townsite Maluso sa Basilan. Nagtayo ng checkpoint ang militar sa lugar at nang makita sila Adib at kasamahan nito ay tinangkapang ihagis ng dayuhan ang bitbit nitong bag, pero ito ay napigilan ng mga otoridad habang tumatakas naman ang kasama nito. Nakumpiska sa bag ni Adib ang isang rifle grenade at ilan pang mga armas at pampasabog. Ibinaba naman ang kaso laban sa dayuhan matapos na pumasok ito sa plea bargaining agreement kung saan umamin ito na guilty sa lesser offense na 3 ng possession of loaded arms. Samantala, nagpatupad naman ng half day work ngayong araw ang katastasang hukuman base sa inilabas ng Memorandum Order Number 178-2022 ng Supreme Court ay binigyan nito ng sapat na panahon ang mga empleyado nito, mga litigants, lahat ng partido na may business sa korte na bigyang pansin ang kanilang mga personal na gawain ngayong holiday season. Pero paglilinaw ng katastasang hukuman, hindi kasama sa suspension ang mga personnel na kinakailangan para makapag-process ng bail o piyansa, orders of releases, iba pang mga writs of liberties, mga kinakailangang mag-serve ng protection orders, at yung may kinakailangang gawin o tapusin agad na trabaho ay nasa desisyon naman ito ng mga hukom at mahistrado. Ito sa Patrol 3, Bert Mozo Ragul at St. Pilong Metodo Nakas, DWIZ. IZ Balita, IZ Balita, Nationwide. Balita sa ibang bansa. Pamalaan ng China ang produksyon ng medical supplies sa kanilang bansa. Kasunod ito na nararanas ang shortage sa produkto kung saan milyon-milyong Chinese ang hirap makabili ng gamot at testing kits sa gitna ng muling pagsilit ng kaso ng COVID-19 sa kanilang bansa. Batay sa ulat, kontrolado na ng mga otoridad sa China ang mga pharmacies kasabay ng biglang desisyon nitong alisin ng lockdown, quarantine at mass testing. Hinikayat naman ng mga otoridad ang mga may sintomas ng COVID-19 na manatili sa bahay at kumuha ng paggamot ng sariling makakaya. Sa sports! Sasado na mamayang gabi ang laban ng Philippine Men's Football Team na ASCALS kontra Brunei sa 2022 AFF Mitsubishi Electric Cup. Gaganapin ang laban sa home court ng ASCALS na Rizal Memorial Stadium. Kapwa bigo ang 2 koponan sa mga unang laban nila sa pagbubukas ng torneo. Ito ay matapos talunin ng Cambodia ang ASCALS sa score na 3-2 habang ang Brunei naman ay tinambakan ng Thailand sa 0-6. Target naman ng ASCALS na makuha ang unang pwesto sa Group A kung saan kagrupo nila ang Thailand at Indonesia. Sa Health News. Kalusugan, inihayag ng World Health Organization o WHO na ang pagkain ng matatabang isda o oily fish meat ay malaking tulong sa katawan ng tao. Ang oily fish meat gaya ng sardinas, tuna, tilapia, salmon at mackerel ay may nutrients na makukuha at makakatulong upang mapabuti ang inflammatory conditions ng isang tao. Mayroon din itong fat-soluble vitamin A at D at nagtataglay ng omega-3 na nag-aalaga upang maiwasan ang pagkakaroon ng taba sa ating mga puso. Tumutulong din ito pang maiwasan ng stroke at heart attack para maging maayos ang kondisyon ng isang individual. Sa
entertainment o trending news. Hindi na pigilan ng singer na si Janine Berdin ang labis na kasiyahan matapos na ma-feature sa New York Times Square Billboard ang kanyang larawan na mula sa music streaming platform na Spotify. Nagpasalamat naman si Berdin sa kanyang mga magulang at sa mga supporter. Nabatid na may temang equal campaign ng Spotify bilang paggunita sa women artist. Ilan din sa mga singer na na-feature sa Times Square Billboard, sina Sara Jeronimo at Moira de la Torre. Trending ngayon! Trending ngayon! Balita, naghati ng good vibes ang post ni Isa Ariola Morales kung saan makikita ang nakasobring shipping details na kanyang order bilang paghahanda sakaling hindi umabot o dumating sa tamang oras ang in-order niyang online para sa kanyang exchange gift. Ayon kay Isa, mas madali niyang mabibili ang gustong design na cellphone case na kanyang pinagre-regaluhan. Pero tila natagalan ang pag-ship kaya naman kinabahan na siya dahil hindi umabot ang pangregalo sa kanyang Christmas party. Kaya naman naisipan niyang screenshot at ipaprint ito para naman may proof siya na binili niya ang produkto. Sa ngayon may 14,000 na reactions at 1,000 shares ang naturang foes. Samahin nyo na nga po sa pangalisyon ng IZ Balita Nationwide dito pa rin sa DWIZ May Todong Lakas. Balitang sigurado. Tapat na serbisyo. Sa komentaryo numero 1. Muli sa pangalat po ni John Ibanez at David De Oro. Kami po ang inyong naging tagapagbalita. Ako po si Aryam Sancho. At ako naman si Abby Malanday. Susunod na ang programang Balitaan at Kamustahan kasama si John Ibanez. Maraming salamat. IZ Balita Nationwide.